ilang buwan matapos ang karumal-dumal na pangyayari sa Barangay San Mateo, ay matagal ding hindi lumalabas ng bahay si Carding dahil sa saksiyang pangyayari sa kagubatan. Mula noon, hindi na rin nakita si Lorenzo. Mga kaibigan, eto ang karugtong ng kwento ni Lorenzo, isang lalaking aswang na napagkamalang salarin sa isang serye ng mga nakakagulat na pagpatay. Sa likod ng mga kwentong ito, may nakatagong katotohanan. Ilang buwan na ang nakalipas. Hindi ko makakalimutan ang mukhang iyon. Sariwang-sariwa pa ang mga piklat na ginawa mo sa akin. Hahanapin kita, Lorenzo. Dahil sa pagkukulong ni Carding sa kanyang kwarto, ay naglakas loob si Mang Andong na kausapin ang kanyang anak. Carding? Tatang? Maaari ba akong pumasok saglit? Sige tatang. Pumasok ka dito. Ilang buwan mula ng pangyayari, ayaw mo nang lumabas ng bahay. Ano bang ginagawa sa sarili mo? Hanggang sa ngayon ba ay... Gusto kong linisin ang pangalan ko, Tatang Andong. Ayokong lalamunin ako ng konsensya ko. Wala man lang akong nagawa para ipaglaban sila. Ngayon, hahanapin ko ang aswang na yon, Tatang. Anong gagawin mo, Carding? Hahanapin ko siya at ako mismo ang papatay sa kanya. Carding! Isang umaga, abalang-abala ang mga tao dahil sa mga pangyayaring nasaksihan ng isa sa kanilang mga kanayon. Narinig mo na ba? May mga bagong ulat sa kagubatan. Isang aswang daw na mas malakas sa lahat. Masyado namang nakakatakot yun. Tama ka. Masyado nakakatakot. Akala natin tapos na ang lahat. Kaya naman, nang narinig ito ni Tatang Andong ang pag-uusap, ay nilapitan niya ang kanyang anak na si Carding. Carding? Dapat tayong mag-imbestiga. Alam mo ba ang kanilang mga naririnig na mga balita? Oo, Tatang. Naririnig ko. May aswang daw na aaligid-aligid sa gubat ngayon. Tama ka. Baka siya ang tunay na salarin. Ano bang gagawin mo? Mag-iimbestiga ka ba? Pwede ba akong sasama? Hindi, Tatang. Ako lang. Dito ka lang. Mamayang gabi, pupunta ako sa gagubatan. Ihanda nyo na lamang po ang mga gamit ko. Sige. Ikang bahala. Sigurado ka ba, anak? Sigurado ako, Tatang. Sa di kalayuan, lumapit si Dato Marong, ang kapitan ng Barangay San Mateo. Carding, mabuti ata lumabas ka na ng bahay. Simula nung naikwento nyo ang aswang, Parang hindi na kita nakikita simula noon. Teka lang. Ano bang meron dito? Bakit kayo nagtitipon-tipon? Kapitan Marong, ikaw pala yan. Oo, hindi pwedeng malahimik na ako, Kapitan, lalong-lalo na sa ngayon. Sabi ng ating mga kababayan, mukhang may aswang na naman silang nakita sa kagubatan kagabi lang. Ano? Akala ko ba patay na ang aswang na yon? Mag-uumpisa na naman ang lagim. Maganda tayong lahat, mga kanayon. Simula ngayon, mula alas 6 ng gabi, kailangang sarado na ang lahat ng iyong bahay. Mahirap na. Baka matsyempohan kayo ng aswang. Opo, Kapitan. Masusunod po. Alas 8 ng gabi, inihanda ni Tatang Andong ang mga gamit ni Carding. Isang espada mula pa sa kanilang angkan at isang pistula
Eto na ang mga gamit mo, Karding. Sigurado ka ba sa gagawin mo? Sigurado ka ba na ayaw mo magpasama sa akin? Tatang, dito ka lang. Mas kailangan ka dito. Ako nang bahala sa sarili ko. Kayang-kaya ko to. Ay, sige. Mag-ingat ka, Karding. Kailangan kong malaman kung sino talaga ang nagpapahirap sa mga tao ngayon. Kung ikaw man yan, Lorenzo, na nagbalik, pagsisisihan mo ang iyong pagbabalik. Dahil hanggat buhay ako, sisiguraduhin ko sa iyo na magpapatay kita. Igagandi ko ang mga taong pinatay mo. Habang nasa gitna na siya ng kagubatan, napapansin niyang nag-iiba ang paligid. Nakakabing katahimikan. Parang napapansin ko ang presensya ng aswang. Kailangan kong maganda. Sa di kalayuan ay may narinig siyang sigaw, kaya dali-dali niya itong nilapitan. Itong sayo! Nakailag siya. Tulog siya papalapit sa akin. Kailangan ko maganda. Eto na. Anong hindi ka na makakawala, paswang? Nagsusunod ka ang aswang dahil sa sakit. Natamaan ko siya sa miti niya. Lumusog na naman siya. Lusog na bigis. Hapasin ko siya sa kapay. Sumigaw ng sumigaw ang aswang dahil sa sakit. Nang lapitan ito ni Karding upang patayin, maliksi itong tumakas at nawala. Sobrang bilis. Nasa na siya? Ang bilis niya. Ngunit nang ibinalik na ni Karding ang kanyang espada sa lagayan, ay biglang lumusob ang aswang mula sa hindi niya malamang pinanggalingan. Anong? Sobrang hindi na magkakasakal niya sa akin. Ito na ang katapusan mo, pakialamero ka. Nang biglang may isang aswang ang saglit na lumusob sa aswang na kalaban ni Cardi. Talagang aswang? Sino? Nahimatay si Karding. Kinaumagahan, napabangon siya dahil sa iba na ang paligid ng kanyang nakita. Nakita niya ang isang lalaking naghuhugas ng kanyang mga sugat. Isang lalaking hindi niya makakalimutan kailanman. Lorenzo! Ang sakit. Huwag ka munang gumalaw, medyo malalim ang sugat mo sa liig. Anong nangyari? Asan ang gamit ko? Magbabayad ka, papatayin kita. Bakit mo ako binuhay? Pagsisisihan mo ito. Karding, kailangan mo munang pagalingin ang sarili mo bago mo ako patayin. Pinatay mo ang mga kaibigan ko. Nagkakamali ka, Karding. Hindi ako ang pumatay sa mga kaibigan mo. Oo, tama ka. Sobra-sobrang galit ko sa inyo noon. Inaapi niyo ako. Pero, hindi yun sapat at dahilan para pumatay ako ng tao. Tama ka, aswang ako. Pero ni kailanman hindi ko magawang uminom ng dugo ng tao. Ikaw ang pumatay. Ikaw ang pumatay kay... Sakit talaga. Nakikita ko sa mga mata ko ang pangyayari. Natamaan kita sa... Walang piklat. Sinabi ko na sa inyo, wala akong pinatay. Pero ginawa niyo akong mamamatay tao. Kayong lahat, galit na galit kayo sa akin na parang may kasalanan ako sa inyo. Paano? Kung ganun, sino ang aswang na yun?
kagabi nang biglang lumusob sa akin ang aswang at ikaw yung nagtanggol sa akin. Tama ka. Yan din ang ginawa ko sa mga kaibigan mong gustong patayin ang kapwa kong aswang. Kaya lang wala akong magagawa dahil sa sobrang lakas niya, ang mga aswang na nakakatikim ng dugo ng tao ay lalong lumalakas. Pinigilan ko siya pero hindi ko talaga kaya. Lorenzo. Kung ganun, sino ang aswang na yun? Patawarin mo ako. Buong buhay ko mula noon, ikaw ang palaging nasa isip ko na nais kong gantihan. Tulungan mo akong malaman ang aswang na yun. At tutulungan din kita, Carding. Matagal na akong nananahimik, Carding. Sapat na siguro na natulungan kita ngayon. Sa wakas, alam mo na ang katotohanan. Ikaw na mismo ang dapat magsisiwalat sa ating kababayan. Kailangan mong ibalik ang lakas mo, Carding. Maiwan na kita. Umalis na siya. Lorenzo! Bumalik si Carding sa bayan na duguan. Nakita ito ni Tata Andong. Carding! Diyos ko! Anong nangyari? Tatang, painumin mo muna ako ng tubig. Halika dito, pumasok ka. Umupo ka dyan para makapagpahinga. Anong bang nangyari, Carding? Ang dami mong sugat. Lalong-lalo na sa liig mo. Makinig ka, Tatang. Pakinggan mo. Ikikwento ko sa iyo ang buong pangyayari.